Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for collective, your energy at this time. Kung kaninong energy lamang ang mapipick, ang makukuha sa bawat reading. So, your energy at this time. Oh, may insecurities ka, nagkakaroon ka ng insecurities, nagiging aggressive ka, para bang nagiging controlling ka, hindi ka na ngayon na aloof or kasi nagiging aggressive ka na eh, parang nagra-rush ka, no? Yung parang nagra-rush ka or gusto mong makuha agad yung gusto mong makuha, ganun ka kasi in reverse to eh. That's why ayaw mo nang So, ayan. Ibig sabihin, hindi ka din grounded right now kasi, ano to eh? Earth sign and black yung suot nito dito. Hindi ka din grounded right now. You're allowing yourself to express your feelings, to get out from your comfort zone, to chase what you want, or to experience kung ano yung kinakatakutan mo, yung ganon na subukan, to try the things na or to do things na hindi mo ginagawa dati dahil takot ka. Ngayon, iba kayo. Pero meron ka pang insecurities. And may pagka, ano ka dito, manipulative, no? May pagka manipulative ka. In order for you to get a favor, to get the favor of others, para tulungan ka nila. Yeah, yun ang kukuha ko dito. Sa energy na to. Ano bang energy mo ngayon? Iba-iba po kasi ang nakukuha ng energy sa bawat reading, guys. Hindi palaging mabait. Hindi po palaging mabait. So, yan. Kung sino lang po makuha ng energy sa bawat reading. So, your energy, ano pa energy mo ngayon? Possessive and victorious. Parang ayaw mong pakawalan yung sense of stability, yung ganyan. Yung stability mo, ayaw mong pakawalan kung ano yung meron ka, ayaw mong mawala yun sa'yo. And para sa'yo lang yung victory. May pagkaganon ka. Okay. Na ikaw lang ang magtagumpay. May pagkaano ka greedy din. With four pentacles. Yeah. That's your energy. Ano pang energy mo ngayon? Main energy mo? Mahilig ka mangi-spy, may pag-immature ka, curious ka, you're willing to know. Ano itong inaalam mo? Tungkol saan? Or tungkol kanino? Tungkol saan? Sa ex mo? Sa person na heartbroken ka? Sa person ba na heartbroken ka? Dalawa man to, yeah? Pwede, 50-50? Or sa person na heartbroken sa'yo, pwede din ganun.
or maybe ex mo, ganon. Na hindi pa natapos yung lahat sa inyo, or yun ang paniniwala mo na hindi pa natapos ang lahat sa inyo, na magkakaroon pa ng completion sa inyong dalawa. Panay ka pang-spy sa kanya. Ano ang in-embody mo energy? One more card. Actually, nagmamatigas ka dito na mag-take ng action eh. Or, ayaw mong mag-umpisa ng something new. At, yung magkaroon ng growth sa kung ano man yung umpisahan mo, ayaw mong actionan yan, ayaw mong simulan, or maybe tinatamad ka right now, nawalan ka ng gana, mag-take ng action. Yeah. That's your energy. Kapag observative ka with the Page of Swords. Sino tong ninispayan mo? Someone na nasa malayo. So, nangispy ka sa malayo. Anong energy ng person na yan na inispyan mo? Magician. Ito lang. Dalayan lang yan. Sama lang. Magician yung energy. So, ibig sabihin, ano to? Manifestor. Intuitive. Or, marunong ba sa witchcraft yan? Yung, inispayan mo. Marunong siya. May alam siya. Yes, magician. Kaya ako nasabi kasi magician yan eh. Kadalasan may alam yan sa mga ganyan. No? Gumagawa ba ng pangulam? Black magic yan. Yung magician na yan. Yung inispayan mo. Ay, gumagawa siya. Queen of Cups. Gumagawa siya ng black magic. Yung mga may manika, yung nagsisindi ng kandila, yun ang black magic. Yung mga gumagawa ng voodoo, mga ganyan, di ba? Yung mga black magic. Yung sa demonyuhan. Person mo ba yan? Yung inispayan mo? Hindi na. Pwede naghiwalay ko yung dalawa eh. Ex mo. Possible ex mo talaga yan. You're in separation right now. Ay. Bakit mo siya inobserbahan? Bakit mo siya inispayan? Bakit ka nangispay sa person mo na yan? Ang dahilan. Dahil unstable ka without your person, without that person. Para magkaroon ka ng clarity, maklaruhan ka kung ano yung inobserva mo sa person na yan. Ano yung alam mo? Ano to, upright to? Yung the Lover's card. In reverse daw to. Kung hindi ka na ba niya mahal, ganun? Oo. Kung hindi ka na ba niya mahal. Kung mahal ka pa niya, or kung hindi ka na niya mahal, kung makipagbalikan ba siya sa'yo or hindi, mga ganun ba? Kung nagpipretend lang ba siya na hindi ka na niya mahal, mga ganun ba? Wala na siyang feeling sa'yo? Yun. Pero, ginayuma ka ba niyan ng person na yan? Ay, oo. Ginayuma ka niyan? Pwedeng, ano to? May kinalaman ba yung pamilya niya sa panggagayuma sa'yo? Kasama ba yung pamilya niya? Kasabot niya ba yung pamilya niya sa panggagayuma sa'yo? Merong ano dito eh. Hindi naman. Siya lang. siya lang. Siya lang ang nanggayuma sa'yo. Marunong nga siya. Yeah. Ano ang feelings ng person mo na yan sa'yo ngayon? Gustong gusto ka niya. Pero may pagkamailap siya.
siloso or silosa, ganyan. Masyadong siloso or silosa ito pagdating sa'yo. Ikaw yung wish niya, ikaw yung happiness niya, ganun. Ikaw lang sapat na. Yung ganun yung makontento siya kahit ikaw lang. Ganun. Anong feelings mo sa person na yan? For sure, mahal mo yan. Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, and Cancer, Scorpio, Pisces. Anong feelings mo dyan sa person mo na inis pa yan? Anong feelings mo sa person mo? What? In reverse ba yan? Minsan kasi na ano lang yan eh. Ay, hindi. Upright daw to. Upright. Kahit na ganun siya. Kasi, kaya ko pinaklarify. Kasi minsan, ano talaga yan? Sa pag-ano ko lang talaga yan. Nandun yung desire mo na magkaroon ng union sa inyong dalawa, na mag-reconcile, na mabalik yung balance inyong dalawa, yung makapag-reconcile kayo, yung magkaroon ng maayos na pag-uusap at yung magkasundo kayo na you will stay together, you will be together, ganyan ba? You will be in a relationship again, yung ganyan, na magsama kayo, na maging partner nyo isa't isa, ganyan. Yung nagkakasundo na kayo, yun na nga yan. Yung magkakaroon na ng balance inyong dalawa. Ano pa ang feelings mo sa person mo na yan ngayon? Naka-recover ka na sa pain. Lalo na kung nasaktan ka, kung iniwanan ka niyan, or binrikan ka, or nasaktan ka, sinabi niya, or sa actions niya, yung ganyan ba? Naka-recover ka na, or forgive mo na yan, no? Kung nasaktan ka man noon, no? Or kahit na binitrig ka pa niya with the Ten of Swords, or parang tinraidor ka, or kung ano man na masakit na ginawa niya sa'yo or sinabi niya sa'yo, na forgive mo na yan and you want a reconciliation with that person. So, ano ang iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Ay, wow. Ang suyuin ka. Ang sunduin ka. Pwedeng ganun, no? Lalo kung nasama na ko yun. Ang offeran ka ng cup of love, ang maging malambing sa'yo, ang maging kind-hearted sa'yo, ang maging kind sa'yo ba, no? Na hindi na siya cold, no? Kundi maging understanding, loving, yung ganyan ba? And ano naman ang iniisip mo ngayon sa person mo? Ang magkaroon ng stability sa inyong dalawa, ang maging happy kayo, and you will stay together, maybe forever. Magsama kayo ng masaya at lively and yung maging energetic kayo, stable yung buhay ninyo, yung puno lang ng kasiyahan, and you will feel secured sa piling ng isa't isa. Yun ang gusto mong mangyari, oh, with the Six of Cups pati, na magaan yung loob nyo sa isa't isa, yung ganun, and maging passionate and romantic kayo sa isa't isa, yung ganyan, na magkaroon ng union sa inyo, na ma-unify yung pagmamahalan nyo, yung ganyan ba? Mabalik yung pagmamahalan nyo, yung init, yung love nyo sa isa't isa, lalo kung yung person mo ay naging mailap, yung ganun. Pero mahal ka pa rin ng person mo. Halata sa reading. Ano ang balak ng person mo ngayon towards you? Nine of Cups and the Queen of Cups. Ang matupad ng wish niya na mahalin ka forever. Pwede ganun. Na ang wish niya, kung ano man yung wish niya, na maging happy kayo together, yung mamuhay kayo ng komportable, contented, na masagana, na the Nine of Cups, and puno kayo ng pagmamahalan, no, na may care kayo at affection sa isa't isa, yung ganyan, na malaga yung isa't isa sa inyo, yung ganon.
So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganoon ma-notification sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.